Magkano nga ba ang kinikita ng mga OFW dito sa Saudi Arabia? Yan ang magandang pag-usapan natin sa araw na ito. Mahalagang talakayin natin ito sapagkat maraming mga Pilipino ang nagbabalak na mag-abroad dahil sa akalang malaki ang kinikita dito sa ibang bansa. Karamihan sa mga OFW dito sa Saudi Arabia ay nagtatrabaho sa bahay o domestic workers, hospitality, services, administrative, engineering, medical at sa oil and gas companies. Sa madaling salita, ang mga OFW ay nagtatrabaho sa pinakamaliit up to the highest or the biggest companies dito sa Saudi Arabia. Kaya naman maraming kategorya ng sahod ng mga Pilipino na nagtatrabaho dito sa ibang bansa, lalong-lalo na dito sa Saudi Arabia. Magkano nga ba ang kinikita ng mga Pilipino o mga OFW na nagtatrabaho dito sa Saudi? Ang sahod po is very subjective. Ibig sabihin, maraming mga Pilipino dito na maliit lang ang kinikita at marami ding mga Pilipino na tumatanggap ng 6 digits salary. Ang mga sumusunod ay ang mga kategorya ng mga trabaho at mga estimated income ng mga OFW sa profesyong ito. Una, domestic workers, cleaners at on-call maid. Ang trabaho na ito ay isa sa pinaka-in-demand para sa mga OFW dito sa Saudi Arabia. Ang basic salary ng mga OFW na nagtatrabaho as domestic workers ay nasa 1,500 riyal up to 3,000 riyal. May dalawang kategorya ng trabahong ito, yung tinatawag nating live-in at live-out. Yung nakatira sa bahay, ayun po yung ating tinatawag ng mga domestic workers or maids. At meron ding mga naka-live out, yun po yung mga on-call maid or cleaners na nakatira sa accommodation ng kanilang ahensya dito sa Saudi Arabia. Pangalawa, services or hospitality. Isa sa pinaka-in-demand na trabaho para sa mga OFW dito sa Saudi Arabia ay under the services and hospitality. Ito po yung mga waiters, waitress, barista at yung mga nagtatrabaho sa malls at shops. Ang kadalasan sa mga basic salary ng mga profesyon na ito ay naglalaro from 1,500 up to 3,000 riyal din. Parang katulad din ng domestic workers. Pangatlo, medical professionals. Noon pa man ay napakarami ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa medical fields. Sila po yung mga nurses, hospital staff at mga doktor. Ang mga nurses ay tumatanggap ng around 2,500 riyal up to 8,000 to 10,000 riyal monthly. Depende po sa iyong pinagtatrabahuan at ang iyong work experience. Usually, mas malaki ang sahod ng mga medical professionals na nagtatrabaho sa government kaysa sa mga private hospitals. Pang-apat ay ang mga administrative professionals. Dito sa Saudi Arabia ay napakarami ring mga Pilipino na nagtatrabaho sa opisina. Sila po yung tinatawag nating white collar job. Ang sahod ng mga Pilipino na nasa profession na ito ay nasa around 2,000 riyal up to 8,000 riyal monthly. At kapag ikaw ay matagal na dito sa Saudi Arabia at marami ka ng mga work experience, ang iyong basic salary ay maglalaro from 3,000 up to 8,000 riyal monthly. Panglima ay ang mga engineers. Dito sa Saudi Arabia, ang mga professional na ito ay sila talaga ang pinakaswerte dito sa Saudi sapagkat sila po yung kumikita talaga ng malaki dito sa Saudi Arabia. Ang mga maguhang engineer na Pilipino dito sa Saudi Arabia ay usually ay kumikita ng around 3,000 riyal basic salary dito sa Saudi. Pero yung mga veteranong engineer at matagal na dito sa Saudi Arabia ay kumikita na ng around 5,000, 10,000, 15,000 up to 30,000 riyal monthly. So sila po talaga yung pinaka highly paid professionals ng mga Pilipino dito sa Saudi Arabia. Panghuli, walang iba kundi ang mga professional o mga OFW na nagtatrabaho sa oil and gas companies. Alam naman natin na ang Saudi Arabia ay isa sa pinakamayamang bansa na ang pangunahing produkto ay langis, petrolyo at gas. At dahil dyan ay maraming mga Pilipino na nagtatrabaho sa sektor na ito. At masasabi ko na ang mga OFW na ito ay napakaswerte sapagkat sila talaga ay kumikita ng magandang pasahod dahil sa industriyang ito.
Kadalasan sa mga Pilipino na nagtatrabaho sa oil and gas ay kumikita ng around 10,000 riyal up to 30,000 riyal monthly. Marami pa rin po mga trabaho dito sa Saudi Arabia na hindi ko na binanggit ang kanilang mga basic salary sapagkat hindi naman sila yung majority. Ang impormasyon na ito ay hindi naman talaga absolute sapagkat ang ating pasahod dito sa ibang bansa ay depende pa rin po sa ating work experience at sa kumpanya na ating napasukan. Kaya ang pasahod dito sa Saudi Arabia ay hindi naman talaga pare-pareho in every OFW. May nagkataon na yung ibang mga OFW ay nakapasok sa magandang kumpanya, kaya malaki ang kanilang kinikita dito sa abroad. Hindi po lahat ng mga OFW ay maswerte at malaki ang kinikita dito sa ibang bansa. Kaya nararapat lamang na ang gobyerno ng Pilipinas ay bigyan ng pansin ang mga problema at mga hinanaing ng mga OFW. Lalong-lalo na yung mga OFW na naaabuso dito sa ibang bansa. Ang mga OFW ay tunay po na mga bayani sapagkat napakalaki ng ating ambag sa ating pamilya at pati na rin sa ating inang bayan. Sila po yung mga OFW na nagtitiis dito sa ibang bansa upang mabigyan ng kaginhawaan ang kanilang mga minamahal na naiwan sa Pilipinas. Sana lahat ng mga OFW ay magtagumpay dito sa ibang bansa at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po.